magagayang pagbabalik mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? Isa na namang masarap at abot kayang lulutuin natin ngayon. Lalo na sa panahong krisis natin ngayon dahil sa kasalukuyang nagaganap sa dalawang bansang Rusya at Ukraine. Halos tumataas na lahat ng ating mga piliin ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Ganun pa man para makapipit, ito panoorin mo ang video na ito para sa dagdag kaalaman kung paano mapababa ang iyong gastusin sa iyong lulutuin para sa iyahandang pagkain para sa iyong pamilya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa Kusinerong Artist Channel, ay mag-subscribe ka na para una ka sa mga makakapanood sa mga samot-saring palabas na aking pang mga i-upload sa mga susunod pang mga araw. O siya, umpisa na natin. Ito mga pangunahing sangka para sa ating gagamitin sa sinigang na barakuda. Meron tayong sili, meron tayong sibuyas, meron tayong kamatis, meron tayong lemon, meron tayong kangkong, at okra. Ayan, simulan na natin ang ating paghahanda para sa ating mga gagamitin sangkap para sa ating sinigang na barakuda. Hiwain muna natin ang ating mga lemon. At isunod natin ang ating sibuyas. Ayan, hiwain muna natin ang ating sibuyas. Big love shoutout nga po pala sa mga members natin at mga kaibigan na sumusubaybay at nanonood sa ating mga videos. Lalong-lalo na ang mga nasa Hong Kong, Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, Philippines, India, Canada, Australia, hanggang Amerika. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And then, inugasan ko na ang ating mga okra bago ko sila hiwain. At tanggalin ang parting matigas ng mga okra. Ayan, and then ang ating mga sili, tagalin din natin yung bandang ilalim. Sunod naman natin ang ating kamatis. Ayan, hiwain lang natin ang ganito ang kamatis. At ngayon, nahiwa na ang ating kamatis. Sunod na naman natin linilisin ang ating lulutuin isda. Konting adlib lang mga kaibigan. Ang barakudang isda ay kahalintulad sa mga isdang dalag na isdang tabang. Puti ang laman at hindi malalansang isda. At pareho silang kilalang matatapang na isda at kumakain ng mga iba pang mga species o katulad nila pag nakapasok sa kanilang mga teritoryo. Yan po ang mga pagkakailanlan sa mga islang iyan. Kailangan malinis ang ating lutuing barakuda. Tanggalin muna ang paliskis. Kasama natin ang laman loob. O siya, ganito lamang ang iwan ng ating mga barakuda. Medyo paislat ng konti. Okay, hiwain muna natin ang ganito. Ngayon nahiwa na ang katawan ng ating barakuda. Tanggalin muna natin ang asa at saka hugasan ulit para tiyak na malinis ang ating lulutuing isda. At bukod sa masarap ang isda nito sa sinigang, pwede rin siyang iprito, inihaw, sweet and sour at iba pa. At alam nyo kung anong pinakagusto ko sa isang ito? Hindi siya matinik, puti ang laman, mabibili mo sa palengke sa murang halaga. Dahil ang islang ito ay maraming hindi nakakilala. Pero pag nasubukan mong lutuin ang islang ito, ay napakasarap. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Ayan, halos prepared na lahat ng ating mga gagamitin. Tsaka nakakatiyak tayo na malinis ang ating lulutuin. Siyempre, hindi makawala ang asin at ang ating pampalasa ng Ajinomoto. Nakaready na rin ang aking tubig para sa gagamitin natin pang sabaw. Ayan, buksan muna natin ang ating kalan at ilagay natin ang ating mahiwagang kasirola. And then, lagyan natin ng tubig, at least half a liter. Ilagay natin ang ating kamatis at sibuyas at pakuluin. Ayan, kulo na ang ating sabaw at pwede natin ilagay ang ating mga isda.
kaya ayusin muna natin ang ating mga isda bago natin takpan at pakulungin. Ayan ang bango ng ating sabaw kahit hindi pa kumpleto ang ating mga nilagay na sangkap. Pwede natin isunod na ilagay ang ating mga okra. And then ang ating mga siling haba. Ayan, i-arrange muna natin ang ating nilagay na okra at mga sili. Lang na kumukulo ang ating niluluto at huwag nang takpan. Ang susunod, pwede natin ilagay ang ating mga kangkong. Ayan, ayusin muna natin ang ating mga kangkong hanggang lumapat ang mga ito. At ngayon malambot na ang ating mga gulay, pwede na natin timplahan ng limon. Ayan, pikain lang natin ang limon. Subukan yung gamitin ang limon sa pagluto ng sabaw na isda. Napakasarap nito mga kaibigan, hindi halos nagkakalayo ang lasa sa mga ginagamit nating mga pangpaasim para sa ating mga nilulutong sinigang. Gaya ng sampalok, kamyas, sandol, mayabas, at mangga. Pero subukan nyo gamitin ang lemon sa ating nilulutong sinigang. Napakasarap nito mga kaibigan. Halos luto na ang ating nilulutong sinigang, kaya maya lamang pwede na tayo mag-serve. Serve na tayo para sa ating sinigang.
Ayan, dito na nagtatapos ang ating munting palabas. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kaya huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe para mapanood mo pa ang mga bagong videos na aking pang mga i-upload sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!